Power Japan! Ohayo! Welcome nga pala kayo sa aking bahay. Bahay nga pala ito at hindi ito bodega or pabrika. Mukhang marami-raming gamtip na naman ang gagamitin ko dito. At syempre, ready na ang ating mga order, kaya ito, umpisahan na natin. At dahil kitapos nga pala ako sa gamtip, so ayan, address muna nga pala ang inuna ko. At lumabas nga muna pala ako ng bahay para bumili muna ng gamtip. Eh kaso, iba nga pala ang nakita ko, mga nag-sale na naman sila dito. Yay! At ilang buwan nga rin pala ako hindi nakapamili ng mga order ng mga customer ko. So sobrang busy ko sa pagtatrabaho sa pabrika, so ayan, hindi ko nga pala siya naasikaso. At dahil nga nagkaroon ako ng konting oras at konting puhunan, so ayan, nabili ko na nga mga order ng mga customer. Masyado lang kasing matrabaho itong ginagawa ko at talagang pinagkakaabalahan ko. Iisa-isahin ko siyang picturean at pagkatapos lalagyan ko siya ng isa-isa ng mga pangalan. At marami nga pala akong ekstrang kahon dito. Para kapag ganitong mga lata or mga babasagin ang ilalagay ko, meron akong mga paglalagyan. At dahil hindi nga kumasya sa isang kahon yung tatlong piraso ng lata, so pinalitan ko nga pala siya ng mas malaki. At order na nga pala itong nilalagay ko sa kahon. Wow! Pero syempre, para mas maganda ang pagkakapackage, mas niliitan ko nga pala yung kahon dahil may konting sobra. Sa ganitong negosyo, kailangan matyaga ka at malawak ang pangunawa mo. At sumunod naman pala, ito naman pala yung mga extra na paninda ko na ilalagay ko sa store ko. Syempre, kailangan natin minsan ng may stock para naman minsan kahit maghanap sila, may mailalabas akong paninda para sa kanila. Pero halos pang ladies drink lang naman ito kasi mabababa lang naman ang percentage ng alak niya. Karaniwan nga pala dito sa mga ladies drink na ito, 3, 4, 5% lang kaya hindi masyado nakakalasing sa mga slight na umiinom lang. Pero syempre sa mga mahihina, malalasing na rin naman. Huwag lang natin ipainom to sa mga gahaman sa alak kasi parang tubig lang. So ayan na nga, naghanap na pala ako ng kahon na magkakasya yung 10 piraso. Sa trabahong to, professional na ako kung paano ako magbagahe. My gosh! Sa loob naman ng 8 taon na pagbabagahe ko, hindi pa ba ako magiging perfect ito? At ito nga pala ang pinakamatagal na gawain, ang mag-picture-picture muna bago ilagay sa kahon. Kapag nag-aayos ako ng mga orders, sinisiguro kong wala akong pasok para natatapos ko siya lahat. Kapag na-picturean ko siya isa-isa, hanapin ko yung mga conversation ng mga umorder para ma-check ko lahat at saka ko ililista ulit. At nang sa ganun, wala akong makaligtaan ng mga umorder sa akin. Ingat na ingat nga pala ako na may makalimutang order dahil once na pinick up na ang aking bagahe, magka-countdown nga pala ako ng isang buwan para makarating na siya sa Pilipinas. At eto nga pala yung mga lata na inilagay ko sa box. Nilagyan ko siya ng sign na arrow para alam ko kung saan ang ulo. Thank you for watching! Japan pa more!